Exodus chapter 4. Ibasahin natin 1 to 5, verse 1 to 5. Verses 1 to 5. Thank you so much. And you may take the seats now. Now this is the account, mga kapatid, na kung saan ay meron akong mission si Moses. Meron na siyang task, meron na siyang commission sa Panginoon. Meron utos ang Panginoong Diyos. Nag-graduate na po siya sa 40 years as a shepherd. This time, nung na-encounter niya ang Panginoong Diyos, sabi ng Diyos in Mount Sinai na Moses is about time na gagamitin kita upang alisin ang aking mga anak doon sa Egypto. I-deliver sila. At dadalhin ko sila sa aking lupang pangako, which is the promised land, the land of Canaan. But dito mga kapatid, medyo reluctant, medyo hesitant si Moses. Kasi una, alam niya na meron siyang atraso, kaya naglayas siya. If you know the story, naglayas ko siya kasi one time, pinatay ko niya yung isang sundalo ko, mga kapatid, Egyptian soldier, sapagkat nakita niya one day, na gikastigo, gikulata ng Egyptian soldier, ang isang, mga kapatid, isang Hebrew slave. So di niya napigilan, although that time, is oriented as a prince of Egypt, okay? Pero yung kanyang tawagan, lukso ng dugo, yung pagiging Hebrew niya, di na wala. Kaya kahit siya'y dumaging prinsipe ng Egypto, nung nakita niya yung Hebrew na di-oppressed, talagang nanay kapatid, at sabi ng Bible, napatay niya at binangon niya po sa buhangin. And then the second day, nung napatrolya siya, mayroon namang nag-away at bisita niya. Nung sinita niya, at sinabot po siya ng isang ano, ng isang sundalo doon. Sabi niya, gagawin mo rin ba sa akin yung ginawa mo sa kasama ko na pinatay mo yung sundalo? So doon po siya nandarama. Pero para nakaalam sa ginawa ko kasi binaon niya sa buhangin yun eh. So nung nilaman niya doon, sabi niya, eh delikado ko dito. Pag nakaabot ito sa hari, tiyak, kahit prinsipi ako papatayin nila ako. Kaya nagdayas po siya at pumunta po siya ng Midian. At doon sa Midian, nakilala niya kanyang nagiging asawa, si Zipora. Okay? At ang kanyang father-in-law, it's happened din na naging priest din, si Jethro. At doon po siya kapatid, for next 40 years, naging 40 years siya, naging prinsipe po sa Egypt. Okay? Naging anak po siya ng princess doon, i-adapt po siya. And then, another 40 years as a shepherd. Pero one day kapatid, doon sa Mount Sinai, at the back of the desert, habang nagpapatrulyan ko siya o nagpapastor ko siya ng karnero, biglang nagpakita ang Panginoong Diyos through the burning bush. Okay, makikita niyo po yan. Nagbabagal po umaapoy, nilapitan niya, at meron siyang tinig na narinig. Sabi niya, huwag kang lumapit, Moses, sapagkat, sabi niya, ang iyong tinatayuan ng ground ay banal mo. At ako po yung Diyos ni Isaac, ako yung Diyos ng Abraham. So doon niya nakilala personal encounter ang Panginoong Diyos. At sabi niya, gagamitin kita. Gagamitin kita na maging pangulo, maging leader ng bansang Israel para alisin ang aking mga tao because of their oppression doon po sa Egypt. So dito po mga kapatid, fast forward po tayo, andito na po. Sabi niya, babalik ito sa Egypt at kukunin mo yung mga tao, inilid mo sila sa promised land. At dito, reluctant po si Moses, sabi niya, Lord, paano marami siyang mga reservation, marami siyang mga apprehension, what if? And sometimes, para rin tayo si Moses. Amen? Sa ating buhay, yung maninay, yung mga what if din po tayo. What if pag hindi ito nag-prosper? What if kung mag-loss ako? What if pag hindi ko kaya? No? So as human, si Moses, kapatid, hindi po siya exempted, katulad din po siya sa atin. May mga limitation. In fact, sabi niya, hindi ako good speaker, may something na may impediment po ako sa aking speech. Ano po siya? Pida ba? Pitla po siya. At marami siyang reservation, kaya Lord, baka di ko po kaya, baka yung expectation niya di ko magawa, Lord. So dito po, reluctant siya. Kaya ang Panginoong Diyos, nagpakita at ginassure po siya. Salamat mga kapatid, kahit may mga impediment tayo, ang Diyos mag-equip sa atin. Amen? Sino ba sa atin dito ang walang mga impediments? Sino ba sa atin dito ang perfect talaga na wala tayong, masabi natin ba na talagang lahat tayo potential, Lord? At salamat ang Panginoong Diyos, na sa oras ng ating mga insecurities, sa ating mga weaknesses, sa ating mga fears, kapatid, may Diyos na nagtutulong sa atin. May Diyos na mag-afflict sa atin. Kaya mo yan, anak. Although by human is
Verse 1, and Moses answered and said, but behold, you will not believe me, Lord. What if di sila maniwala? Pagpunta ako doon, sasabihin nila, sino ka? You're just an ordinary shepherd. Now, hear me to my voice. Paano sila maniwala at makinig sa aking Moses? Kaya-kaya nila? Makumbinsi ko kaya sila? Ito yung mga reservation ni Moses. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Paano namin mag-prove na nagpakita ang Diyos? Pero sinagot siya ng Diyos, kapatid ni Moses. And the Lord said, ito lang simple na sagot ni Lord kay Moses. And the Lord said unto him, what is that in thy hand? Kapatid, ito yung message natin ngayon ba? What is that in thy hand? Sabi, ano ba yung nasa kamay mo? Ano ba sa kamay mo? Ganun ang tanong sagot ang tanong ng Diyos kay Moses. At sumagot si Moses and he said, aral. Aral. Tungkod. O sungkod. Okay, stick. And he said, anong instruction ni Lord kay Moses? Cast it on the ground. Itapon mo sa lupa. And he cast it on the ground. And what happened? And it became a serpent. Naging serpent po, naging snake po yung tungkod. And Moses fled from before it. Talagang takot siya. Imagine, hindi ka matapos, ang tungkod, naging serpent, naging snake. E sino mo lang ang tao di matakot? Oo, di ba? So, ang kanyang instinct, ang kanyang reaction, hindi siya reaction. Oo, oh, nagpalagyo siya, nagano siya. Pero sabi ng Panginoon Diyos, and the Lord said unto Moses, put forth thine hand, and take it by the tail, and he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand. Pulutin mo! Pulutin mo yung stick! Hawakan mo doon sa buntot! Kasi mahirap naman pag hindi buntot doon, pag puno naman. Talaga ang buhay sa Panginoong Diyos. Hawakan mo sa buntot! Hinatid mo lang, baka baite, kubra kaya yun, ano kayang species yun? Yung stick eh. Ay, possible siguro, binumus talaga. Kasi sa Middle East, mga kapatid, ganun, mga binumus talaga yung mga ano, wala yung mga, yung sa dahon-dahon na mga ganun, mga ganun. Talagang pag-rotten stick, talagang pag-addition, mga bayitin, talagang pinaka-pusulos yun. Mga kapatid, isang tuklaw lang, kaya pumatay ng anim na tao. Ganun katindi. Kaya sabi ng Diyos, pulutin mo sa buntot. At nung pinulot ni Moses, kapatid, praise God, instantly, bumalik sa dati ang tuklaw. At nung i-prove ng Panginoong Diyos, na Diyos po siya. I-assure siya ng Panginoon Diyos, ako na ang utos sa iyo, Diyos ako. Okay? Wala kang ibang gagawin. Magsalita ka lang doon. At akong bahala sa iyo. Kapatid, tatlong bagay po ngayong umaga, gusto ko lang pong sabihin ngayong umaga sa atin ngayong mensahe. Okay, like I said, ating mensahe, what is in thy hand? What is in thy hand? Ano yung nasa kamay mo? Okay? Number one, mga kapatid, puro ilang ito, igil. Number one, examine what is in thy hand. Examine what is in thy hand. We need to examine. Amen? Examine. Alam niyo po, ang bread, kapatid, hindi ba tayo? Itong bread, kapatid, tungkod. Sa human perspective, sa human view natin, at ano man ang bread? It's just an ordinary stick. Walang significance. Walang power. Ito, pomo nito kahit dyan lang sa labas. Hindi natin ito pinapansin. Walang kwenta ito. Just a rod. Amen? Pero what did ba tinanong si Moses? Moses, what is in thy hand? At sumagot po si Moses, Lord, it's a rod. Meaning, ang mensahe ngayong umaga, kapatid, ang Diyos pala gusto sa atin, hindi siya naghahanap ng something sa atin na wala sa atin. Ang tanong lang ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong umaga, anong nasa kamay mo? Anong nasa kamay mo? Hindi siya naghahanap ng something na wala sa kamay ni Moses. Tinanong siya, Moses, ano yung nasa kamay mo? At ang sagot ni Moses, Lord, arad, tungkod. Meaning, walang kwenta ito, ordinaryo ito mga bagay, kapatid. Pero kung pinipin pala natin, kung atin itong ipagamit sa magiging extraordinary ito. Amen? Ngayon, umaga, tanong ko, what is in thy hand? Ano yung rod na nasa sa'yo? Ano yung rod, consider ba na rod sa'yo sa buhay mo ngayon, umaga?
Maybe sabihin mo, Pastor, wala akong material na bagay, wala akong pirang malaki, wala akong ganito. But I believe, bawat isa sa atin may something sa ating kamay. Na piling gamitin ng Panginoong Diyos, as long willing mo na yung isoko at ibigay sa Panginoon. Not necessarily kwarta, not necessarily material na bagay, not necessarily tangible na bagay. But I do believe, bawat isa sa atin may something tayo na piling. Piling gamitin ng Diyos para sa kanyang turon natin. Amen! Number one, I will tell you mga kapatid, ang ating rad may be karoon if you are a parents. If you are a parents, but parents ka, parents ako, number one, our influence. Our influence. Kung meron mang dapat influencer sa ating mga anak, pamilya, dapat tayo mangulang. Si Vice Ganda, tinatawag influencer. Yung mga vlogger, influencer. Pero tanong, are they good influencer? Are they the kind of influencer na dapat natin i-emulate? At dapat natin silang ipa-influence sa ating mga anak? Definitely not. Amen? If there is something na dapat natin mag-influence sa ating mga anak, sa ating pamilya, magulang mo ng iba, ikaw at ako po yun. Nakakalungkot na maraming mga anak na yun, mas malaki ang influence sa labas, sa barkada, kaysa magulang. Hello, amen, magulang? Nakakalungkot na ang ating influence kunti-kunti nang nawawala sa kanila. The reason why marami tayong problematic, mga estudyante, mga anak, delinquent na mga bata sa lansangan, because wala nang influence ang mga magulang sa kanilang mga anak. And that is true, and that is heartbroken, heartbreaking. Kung titingnan mo lang ngayon, mga kapatid, sa ating paligid ngayon, bakit marami tayong mga problematic na anak? Because ang mga parents, walang nalilang i-influence ang kanilang mga anak sa godly ng mga paraan. What is in thine hand? Minsan, mas magpati pa ang bata sa barkada kaysa nanay kay tatay. Magsunod pa kung ano ay ambal sa barkada, sa ano dito ginigta sa iya kaysa mga iyang mga parinti, iyang lolo, lola. Oh, ang muna masubok karon. Yes or no? Nawawalan na tayo ng influence. Mga magulang, huwag tayo. And I'm so glad, Sister Baby. Ano, ati si papi natin mga anak, yung mga lola. Yung mga apo ninyo na lumaki sa inyo, dapat kayong mag-influence at dapat huwag kayong magpigil sa kanila. O sabihin mo nila, Luna, parang siya ng praka, nanay, parang kayo siya ng praka, let it be, maging siya ng praka tayo. As long, one day, meron tayong influence sa kanila. Yeah. Mamili ka! Saan mo sila gusto ipa-influence? Doon sa mga adik-adik? Doon sa mga bisyosong tao? Doon sa mga tao na walang direksyon ang buhay nila? Hindi dapat! Kung lula ka, magulang ka, dapat may concern tayo at dapat sasakit yung ating puso every time mapaliwanag sila sa tamang landas. Dapat meron tayong panghihinayang, meron tayong sakit, kabigatan sa puso. Lord, bakit ang aking apo, ang aking anak, bakit ganito sila? Maybe bilang magulang, lula, baka may magkukulang ako. Bakit mahirap silang pasundi? At dapat mapaliwanag kung meron man tayong pagkakamali before, and that was before. Amen! Kung nagkulang man tayo, kausapin natin sila at kung mayroon mang bagay na aminin natin nagkamali tayo sa kanila, well, aminin, gawin natin. Walang kawalan, hindi mo walang pagkatatay mo, hindi na walang pagkalulo mo. Ang importante, na patch up ang ating relasyon. That's the point, mga kapatid. Not necessarily pera. Hindi na necessarily, kapatid, material na bagay ang grant mo ngayong umaga. Number one ang influence ko sa anak mo, sa asawa mo, sa mga apo mo. Yun dapat ang ating nasa puso. Maraming may magpira ngayon, kapatid. Kung pira pa ang solusyon ng ating influence, dapat wala na matitino, may mga may pira na parimura ang buhay. Amen. Amen. What is in thy hand? Moses, ano ang arasin mong kabot? Ano ang arasin mong kabot? Ngayong umaga, tanong sa ating lahat, the same question. Number one, but our influence. Hello, amen? Amen. Number two, mga kapatid, na ating makonsider sa ating, na ating brad ngayong umaga, number one is the Word of God. The Word of God. Walang pinaka-effective, kapatid, na ma-influence natin o maibigay natin sa ating mga anak is the Word of God. The Word of God. Okay, ito yung pinaka-condition natin sa ating Christian life, sa ating Christianity.
Without the word of God, walang direksyon ng tao. Without the word of God, there is no good about our life. There's nothing good in our life without the word of God. Kaya dapat po, mga kapatid, pagsikapan po dati na dapat i-influence natin sila sa salita ng Panginoong Diyos. I-expose natin ang ating mga anak sa word of God. Alam niyo po, bakit ngayon, kapatid, 14 years old, 13 years old, puso na masyado, kahit marami tayong intervention ng ating gobyerno about teenage pregnancy. Pero bakit dumadami, tumataas pa rin ang kaso? Because of, grabe na ngayon ang technology. Ginagamit na rin ang yawa at ang diablo. Hello, amen? Na kung saan, andyan na yung access, just a, isang pindot lang, mga kapatid. And if you're not careful enough, before we know it, wala na na-damage na ang buhay ng ating mga anak, ating mga apo, kaysa sapagkat hindi natin sila, mga kapatid, na monitor at nag-guide sa Panginoon. What is in thy hand? Huwag tayo dapat, mga kapatid, magpakamandi. Sisita ngayon, nagkadumot tayo na. Ang mga Christian, masyado tayong to relax. Dapat kung sisita, nagka-double time, dapat double time din tayo. Okay, dalhin natin sila. Expose natin sila. Para sa Panginoon. That's the safest way, kapatid. Wala ang pinaka-safest way. But the church and the word of God. Amen. Amen. What is in thy hand? It doesn't need to be expensive. It doesn't need to be intensive. It just need to be simple. It was just a rod. Tungkol lang, kapatid, simple lang. Hindi mamahalin, hindi majestic, hindi grand, mga kapatid, ang nakay Moses. Pero gitanong siya ng Diyos, Moses, ano yung nasa kamay mo? Kapatid, kung estudyante ka, pwede ka maging influence sa school mo na yan. Amen? Pwede ka maging influence dyan. Kung teacher ka, pwede ka maging influence. Kung businessman ka, may mga taruhan ka, pwede ka maging influence nila. Sa mga taruhan. Alright? All we need to do is to examine. Like I said, bawat isa po sa ating mga kapatid, mayroon tayong something sa ating kamay na gusto ng Diyos atin lang hanapin, atin lang tingnan at gamitin para sa kanya. Hello, amen. Di ako magtatagal. Okay, what is in thy hand? Number one, we need to examine what is in your hand. Examine what is in your hand. Anong nasa kamay mo ngayon? Ano yung pwedeng potential mo na pwede mong ipagamit sa Panginoon? Like I said, hindi kailangan ka natin si sarili pera, hindi necessarily material na bagay yan. Aragilin, meron ka, meron tayong lahat. Hanapin lang natin, i-examine lang natin ang ating sarili, kapatid. And makikita po natin paano mag-work sila, si Lord sa buhay natin. Number two. Alright. Let's go again to our text this morning. In Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. Alright. Chapter 4. Look at verse number 2. And the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, a rod. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it. Number 2. Not only we need to examine what is in our hand. Number 2, mga kapatid, we need to empty what is in your hand. Amen? What the Lord says to Moses, cast it on the ground. Moses, sabi niya, itapon mo. Oh. Itapon mo yung tungkod. Sa mga. That means, mga kapatid, sometimes, humanly speaking, by human nature, tayo na tao, may mga bagay tayo na nag-cling tayo. Doon tayo nagtitiwala. Doon tayo. Yun yung ating security. Yun yung ating foundation. Para sa atin, doon tayo.
reason ginagamit ng diablo. Ang ating security sa material na bagay. Akaya ko ito kahit ganito. Kahit ulang pa ilong Diyos o kahit ano, secure ako dito. Ginagamit natin ating profession. Minsan ginagamit natin ating position, mga material na bagay. Ginagamit natin ating connection sa ibang tao. Doon din sa ating security. Hello, are you with me? Sa mga bagay na para sa atin, ating napundar na accumulate. At doon ang ating puso. But mga pinamahal, this morning, nais ko pong malaman mo na gusto ng Diyos na huwag tayong mag-rely doon sa mga bagay. But we will rely only, solely on the power of God. Hello, amen? Amen. Ito yung pinaka-hard part minsan. Nabitawan natin, yung kasanayan natin, nakasanayan natin, mga kapatid, na ano tawag doon, na mga bagay. Oh. Minsan, pag mayroon kang daladalang stick, napaka-confident ka. Grabe ka. Sige, lapit. Lantawag. Stingy black. Iba mo ng tao, kung meron tang ginasaligan, ang ating self, mga kapatid, confident. Pwede kwarta mo, maybe bank account mo, like I said, position mo, kilala ka, connection mo. Pero mga kapatid, kung wala ang step, mga kapatid, dito mo ma-realize kailangan mo bigyan nilo. Dilik magamit ka, wala gamitin ang Diyos at yan, wala gamitin ang Diyos na tao na doon ay confidence niyang sarili. Hindi magamit ang Diyos, kapatid, ang tao na unless i-recognize niya na siya ay helpless, si hindi niya i-recognize, kapatid, na siya ay hopeless, God cannot use that person. Ang gamitin sa Diyos na tao, cannot recognize the Lord without me. Without you, Lord, I can do nothing. Lord, without your help, I am nothing. Lord, without your blessing, I am nothing. Amo niyo mga tao na gusto gamitin sa Diyos. We need to
Lucas. My dear friends, we need to empty ourselves. Amen. We need to release those things na para sa atin ating dinakling. God wants us to know if His children trust Him enough to let Him have it now. We need to empty what we know. We need to empty what we want to show. And we need to be ready to pour the inflow. We ready tayo na? Doon sa inflow. Nabigyan tayo ng Diyos. Ang kailangan lang natin, gawin lang natin, napakasimple lang po kapatid. We need to empty ourselves before God and God will use us. Amen. What is in thy hand? We need to examine what is in your hand. That's number one. Number two, you need to empty what is in your hand. I-release mo ano na ginasaligan mo na. And third and last, mga kapatid, itong pinakamaganda. Enjoy what is in God's hand. Enjoy what is in God's hand. The moment na ating empty ating sarili, kapatid, that's the moment na ma-realize natin at that's the moment na ma-enjoy natin paano mag-work ang Lord sa ating buhay. Hello, amen? Unless na rin tayo marunong mag-empty din natin, ma-enjoy ang blessing ng Panginoong Diyos, ang kanyang miraculous way, ang kanyang leading, ang kanyang guidance sa ating mga buhay. Once Moses let go of that simple shepherd's rod, God used it to perform many impossible tasks. Mga kapatid, titignan mo ito. Mga kapatid, unang i-empty niya. Sunod na instruction ng Diyos sa kanya, pulutin mo. Pulutin mo sa buntot. Nung ipulot niya, mga kapatid, nagbalik sa surat. At inungat, since then, ang itong rod, mga kapatid, is a symbol of God's power. Symbol of God's provision, supply. If you look at pagpunta niya yun sa Egypt, mga kapatid, the water turned into blood. Gikutaw-putaw na niya, mga kapatid. Dahil ito sa rod, naka-perform siya ng maraming miracles doon. And because of this rod, mga kapatid, finally, nag-give up si Pharaoh at he led the people of Israel to let go. Why? Because of this simple rod. Because of this simple rod, the Red Sea was parted. The Red Sea was divided because of the rod. Basahin mo dyan ang instruction ng Panginoong Diyos. Nung papunta na sila mga kapatid, na-corner sila, dito na, papunta nila doon, bundok, sa gilid kapatid, bundok, sa likod po nila, mga sundalo ni Pharaoh, sa harap po nila, dagat. Eh yung mga tao, sabi niya, they start blaming Moses. Moses, mabuti pa rin muna kami dinala. Ginabay muna kami, mamamatay lang muna kami dito. Tingnan yung mga sundalo ni Pharaoh, napakarami. At tulad tayo magagawa, nasa dito na tayo. But you know what, mga kapatid? If you look at sabi ng Diyos, Moses, stretch forth thy hand with that rod. Toward the sea, toward the ocean. At mga kapatid, sinunod ni Moses, yung instruction ng Diyos, na i-stretch siya ang kanyang rod doon sa dagat. And the Bible says, nagpadala ng napakalakas na hangin ang Panginoong Diyos. At kapatid, at that moment, simply po silang lahat, mga kapatid, na dumaan sa dagat at nakatawid sa dagat hanggang doon sa kabilang, mga kapatid. At walang iba din. Sabi nung nakatawid din sila lahat, sabi nung Panginoon Diyos, Moses, once again, stretch forth thy rod toward the ocean, toward the sea. At mga kapatid, sabi ng Bible, habang tumatawid ang mga sundalo ni Moses, biglang bumalik ang tubig sa dating anyo at lahat po sila ni isa sundalo ni Pharaoh nakaligtas sa kamatayan. Kapatid, it's just a simple rod. Pero ang simple rod pa na pag-igamit, hayaan lang natin ang Panginoong Diyos magamit, kapatid. Malaki pang magamit. All we need to do, musubmit lang tayo. Amen! Magsunod lang tayo sa instruction ng Diyos. Walang taong magkakamali na sumunod sa instruction ng Diyos. Amen! Walang taong mapariwala kung sumunod lang tayo sa Diyos. It's just a rod. Simple, ordinary. Walang significance ito. Wala siya nagsabi, Moses, magkuha
ng para, magkuha ka ng bangkaw, magkuha ka ng sword. No! It's just a harap. It's just a simple. Kapatid, like I said, dapat ma-realize na few years from now, kung tayo po'y magpatuloy, makita natin paano mag-roll si Lord sa ating buhay. Okay? Mga kapatid, just submit, just simply submit and put your faith and trust on God. Okay? His promises in time, His purpose in time, and His power above the time. Mga kapatid, it will enable us for us to use what He has bestowed. He need to let go of many things in our life, enable for us to be filled and use what He intended us to do. Maganda ang plano ng Diyos, kapatid. Magsunod lang tayo sa kanya. The reason why hindi nag-work ang plano ni Lord sa atin, but kaya mas sinunod natin ang ating plano kay sa Diyos. Isa sa mga great leader, mga kapatid, in Israel, is in the person of Moses. You will enjoy the blessing of God. You'll be able to enjoy the great promises, provision of God. The moment, mga kapatid, we need to let it go. Chapter 1, verse number 3. Verse number 3. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground. And it became a serpent. And Moses fled from before it. Verse number 4. And the Lord said unto Moses, put forth thy hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it. And it became a rod in his hand. Verse number 5. That deeply believed was the purpose. What's the purpose why the Lord struck Moses to pick up that rod? What is the symbol of the rod? The Bible says, verse number 5, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, God appeared unto them. Before I close, mga kapatid, don't you know na itong simple rod, agad namatay si Moses, kasama niyo po ito. Pag-akyat niya God sa Mount Nebo, at doon pinakita ng Diyos sa kanya ang promised land. Nagkasala siya, nagkaroon siya ng mali sapagkat nag-disobey sa Panginoong Diyos, at as a consequences, kapatid, hindi po siya nakarating sa promised land. But di alaw ng Panginoong Diyos, nakita niya ang promised land. But you know, mga kapatid, kasama niya po ang rod. Kasi si Moses that time, may edad na. And sabi ng Panginoong Diyos, mga kapatid, no? At you know what? After his death, itong rod na ito, mga kapatid, ilagay po sa Ark of the Covenant. Kasama ang Ten Commandments, two tables, kasama ito sa Ark of the Covenant, yung may dalawang angel na nagaganon. At mga kapatid, the Bible says, one day, yung kanyang rod, nagkaroon ng babing. If you look at ba, nagbasa kayo, nagkaroon ng babing ba, parang nagsalingsing ang rod of the Aaron. Grabe ang paggamit ng Panginoon Diyos. We do not know anong klaseng rod yun. Maybe ordinary lang na kahoy. Maybe a stick lang, kapatid, doon sa Mount Sinai na kuha ni Moses. Pero mga kapatid, for the rest of his leadership, wala, mga kapatid, nagbulag ang rod na ito sa entire life ni Moses. Naghiwalay lang sila, kapatid, nung namatay na po si Moses. My friend, ngayong umaga, like I said, gusto ng Diyos malaman ko na bawat isa sa atin, meron tayong something sa ating kamay na dapat na natin i-discover. May something sa ating mga kamay na gusto gamitin ni Lord. And out of that simple thing, simple stuff, kapatid, diyan mo pala makita at ma-discover paano si Lord mag-work sa life. All you need to do is to examine what is in your hand. All you need to do is to empty what is in your hand. And mga kapatid, that's the time you enjoy what is in God's hand. Amen? What a blessing, mga kapatid. I-alaw ng Panginoong Diyos sa atin. Number one, we enjoy the gift of salvation because of the Lord Jesus Christ. Don't trust your works. Don't trust your religion. Don't trust your philosophy. Just trust the finished work of the Lord Jesus Christ. Amen. On the cross of Calvary, and you will enjoy for the rest of your life the gift of eternal life. Are you saying? Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. This morning, I open and pray, what is in your hand, ipagamit natin sa Panginoon. Everybody standing, tayo na narami. Ama namin Diyos, Lord, maraming salamat
the same for lesson or the same for message na iyong pinabot sa amin. We are so glad, Lord.